Ay, magandang hapon ho. Pakinggan ho natin itong ano. Ay, salamat ho sa mga dumadagdag na subscriber, mga bago at ang tatalino. Mamaya, pag may time tayo, ipabasahin ho natin. I-shoutout ho natin sila lahat. Pakinggan ho muna natin itong si Aling Lenny. Please take your seats po. I was requested to speak to stage. Mas maliit ako kay Senator Kiko, kaya kung nasa baba ko, baka hindi niyo ako makita. But good morning to everyone. It is very nice to be with you this morning. Let me just... Sama niya po yung ano, mga madre saka mga pare. Give my special greetings to Father Julius and Father Gremar, who organized everything. Monsignor Delgado and Monsignor Silva are also here. The sisters, the priests who are with us, the alumni of the St. Vincent Seminary. Tama ba? St. Vincent Ferrer Seminary. May St. Vincent din kasi tayo, St. Vincent de Paul. To every one of you, good morning. As I was seated in front, tinitingnan ko yung sitting arrangement ng mga madre. Sabi ko, was it intentional na yung mga DC sisters nasa harap? Hindi niyo naman pinaglaban na dyan kayo upo. You know, I was a product of the Daughters of Charity, 3 generations from my family. From my mom and her sisters. Ganito ho siya, ano, yung kinikwento niyo, paano ho siya lumaki? Kami po ng kapatid ko and my 3 children. Yung tatlo ko pong anak, all studied. Ang gaano kadesente ang naging pamumuhay ni Aling Lenny. At the Universidad de Santa Isabel in Naga. And you know, I spent my nursery until high school. I graduated from high school there. Yung mga anak ko po ganun din. Yung mga anak ko except the youngest. Kasi yung youngest ng high school sister sa Philippine Science. So hanggang grade 6 lang si Jillian. Pero nung panahon na may asawa na ako, I was a law student at night. But I was a full-time college professor by day sa Santa Isabel. Ang boss ko si Sister Sonny. Professor pala siya, no? Naging professor pala siya. Pero sa gabi, pinapagpatuloy niya yung ano, pagkuha ng law. Sister Sonny was our president and mother superior. Nung nagtuturo ako sa Santa Isabel, I taught for I think 10 years. Tagal pala siya nagturo, 10 years? I taught 10 years while I was a part-time law student. Matagal po ako ng abogado. Naging abogado ako, 2 na yung anak ko. Pero alam ni Sister Sonny na, and all the other sisters who were in Santa Isabel at that time, alam po nila na tutok na tutok kaming mag-asawa sa aming mga anak. I was, even when I was a lawyer already, wala naman po akong driver sa Naga. When I was a lawyer already, I was the one who'd bring the girls to school, pick them up at lunch, bring them again after lunch, pick them up in the afternoon. Kaya I was a regular at our porteria. And yung dalawa ko pong anak, si Aika saka si Trisha, our classical pianists. Si Sister Sonny is also a classical pianist. I remember Sister, one anniversary, I think, of Santa Isabel. Tumugtog yung panganay ko. Tumugtog din si Sister Sonny. So, she's family, and so are all the other sisters. Kaya pasensya na po yung ibang orders ngayon, kasi ang bida ngayon yung DC. Pero all other days po, bida din kayo. But really, everywhere I go, na nakakakita ako ng DC sister, kahit hindi ko pa sila nakilala before, pag nakita ko na yung damit nila, I feel like I'm home. Kahapon in the middle of the caravan, si Sister kinidnap ko. Si Sister na naiipit nung mga tao, pinasakay namin siya sa sasakyan. Sa Bulan Sorsogon po ganun din. May isang madre na ipit sa stampede, sinakay din namin. But
Kasi talagang ang salubong ho sa kanya ng tao, grabe. Oo. But I would like to believe that a large part of who I am now was because of the lessons that I imbibed, that were imbibed to me growing up. Naalala ko po yung mga classrooms na, ewan ko si Sir Sonny ko, naalala mo to. All our classrooms sa Santa Isabel, sa taas ng blackboard, may napakalaking nakasulat na the charity of Christ urges us. And it has stayed with me in all the roles that I have played. Nung abogado na po ako, after teaching, nung abogado na ako, nag-resign na ako sa aking teaching job. And the first work that I did was as a public attorney sa PAO. So yung pinakauna kong trabaho, I was defending accused clients who did not have the capacity to pay for their own lawyers. After PAO, I transferred to an NGO called Saligan. It's actually an NGO of lawyers. And the kind of lawyering that we were doing was also public service lawyering. I immersed in communities a lot. We were lawyering for farmers, fisher folks, urban poor, labor, indigenous peoples, women and children. And I was with Saligan for more than 10 years. Agal din ha, 10 years din siya doon sa Saligan, pagiging abogada niya, no? Ano to, yung pinakinggan ho natin eh, puno ho yung ano, yung venue. Yung trabaho ko po sa Saligan was really community organizing and empowering through legal education, yung mga sektor. And I felt like that was where I found myself. I thought then that was going to be the life I would be leading until kingdom come. My husband was the politician in the family. But when the plane crash happened in 2012, that changed the course of our lives. Kasi nung namatay po yung asawa ko, I could not continue with my work anymore. Hindi ko na pwedeng ipagpatuloy yung trabaho ko kasi walang maiiwan sa mga bata. Because my work took me from my family many days when I have to stay in the communities. So nung nag-resign ako from Saligan after that, in a matter of months, I was already a candidate. I was a candidate for Congress. Pero ano po ako, accidental candidate ako. Siguro talagang kapalaran niya ho ito o other way around na baka God's gift si Aling Lenny sa mga Pilipino. Kaya subukan mo natin. No? Masyado na hong magulo politika. Hindi ho masamang sumugal kay Aling Lenny. Malinis ho ang pagkatao niya. Accidental candidate ako. At hindi ho siya bobo, ha? O, accidental candidate siya, sabi niya. Pakinggan ho natin ulit. Kasi because of my husband's death, hindi nagkasundo-sundo yung mga politiko sa amin. So, ano lang ako, pansamantalang kandidato, the intent was I would just be there for one term. In fact, when I was already in Congress, yung dapat kong kandidato namin na hindi natuloy, pinapasama ko na sa lahat kong lakad. Kasi sabi ko, ikaw na sa sunod. He's our congressman now. Pero siguro yung guhit ng palad iba, talagang pinapahirapan ako every step of the way. So hindi pa tapos yung stint ko in Congress, I was drafted to run for the vice presidency. Yung pag-run ko po sa vice presidency, matter of duty, nawalan ng kandidato yung aming partido, hindi po ako yung first choice. Pero kailangan may kandidato, ako yung nakita. Kasi yung inaayin nila, babaeng kandidato. So yung pagtakbo ko, parang ito sa duty I needed to fulfill. Pero just like the rest of the roles that I played, pag binibigyan ako ng assignment, sineseryoso ko talaga. When I was teaching, alam yun yung Sister Sonny, I was so into it. When I became a lawyer, I was so devoted to the vocation. When I became a congresswoman, I did all I can. When I was vice president, it was a different thing. Kasi kwentuhan ko lang po kayo,
Nung naging vice president ako, akala ko yun na yung kapuli-pulihan sa mga kahirapan na pinagdaanan ko sa buhay. Pero simula pa lang pala yun. I was not welcome in the administration, so I had to deal with a lot of difficulties. Ano totoo eh, hindi naman siya welcome kay Digong. Oh, parang ang baliwala lang siya kay Digong. Oh, dahil alam niyo naman si Digong, gusto niya, siya lang ang bida, oh, di ba? Nagsimula yung difficulties sa ayaw akong isama sa inauguration na traditionally the president and the vice president magkasama during the inauguration. So, yun na yung pangitain namin that my term would be difficult. We already decided at that time that we will not allow the 6 years to go by nang ginagawa lang ng opisina namin ceremonial function. Yun ho yun. Kaya ho, hindi pinabayaan ni Alin Lenny na ceremonial function lang yung trabaho ng opisina ng Vice President. Kaya, gumawa ho siya ng remedyo. At na maski na hindi siya inaano ng ni Pangulo, eh, gumawa siya ng paraan para makapagtrabaho siya. Hindi siya magmukhang spare tire lang. Tsaka yun nga, maganda ho yung kanyang ano, maganda ho yung kanyang pagpapalaki sa kanya. Hindi ho siya yung butangero na nananapak ng mga kusino, na babae. Hindi ho siya ganun kabagsik. Napaka disente ho, kumbaga, na babae. No? Si Alin Lin. Eh, saan pa tayo? Diba? Kaya yun nga. Dito na talaga susugal. Iba. Gaya nga nung isang vlog ko, kay Bongbong, di ho nagbabayad ng ano, laki nung state tax. Grabe. Diba? 203 billion now, as of now, ang dapat nilang bayaran. Hindi ho yan. Hindi ho yan fake news. BIR ho ang naniningil dyan. At yun, umabot pa ho ng Korte Suprema. Pero talo. Talagang dapat silang magbayad. BBM pa rin tayo ng BBM. Dokumentado ho yan. Ay, shout out ho tayo mga bago nating yun. Meron ho akong vlog 2 weeks ago. Pagtingin ko, umabot na 6,900 views. Dami ha. Tsaka yung subscriber natin, medyo dumadami ho. 261 na siya. At marami hong bagong matatalinong nag-subscribe. I-shout out ho natin sila. Shout out, Menopause. Ronald Mix Channel. June 360. Akira Milos. Dolor Garcia. Celeron 26. Jose Yumol. Welcome to the club. Lahat ni Baya, my friend. Randy Reyes. Rosalina Aparicio. To, welcome to the club. Sun and Rising Aquarian. Welcome to the club. Jural Jelly. Clarissa Kisio. Mga bago ho ito eh. Reason, shout out Nison 9D ago. Meron pang basher, baliw. Ano babasahin niyo? Ah,
Anson Balana, Divine Wilson, Margarito Inting, mga bago to. Banta Das Henson, African size. Ramon Banares, Jutay, Jutay Dani Hunter, Boyet de la Cruz, Alardo Rimando, Dante Salazar, Penpan Kiatngam, Ligaya Punsalan, Basanta Das Henson, I am a Starseed, I am a Starseed, mano to, no? Rodante Bulanos, Jenalyn Piñero, Anson Balana, Robert Billete, Itsura Katsuri, meron ding mga ano. Celeron 26, Jeff Ramos, L9 Ego, Sammy Malianora Roque, Aboy Paraiso, Eman Escalona, Aya Suleiman, Dr. Gerly Ulit Soriano, Bungo, Shean Gian Rosete, Shean Clonton Yung Inak, Jack Patty, Mr. Riman, Brother Elias Isjo, Joral Jelly, Marlon Bilin, Ryan Yumura, Maris Hart, Sub Angel, Apple G, Pren Adoracion Dimaranan, SP Magnonak, Janjan Oplida, Randy Reyes, SKL Vlog Kayla, Ann Guzman, Choi Choi, Balong Boyongkong Nak, Michelle Hartsing, Roy Ponsalan, Kapsat Lloyd Aclaro, Winnie Prince, Manjung Claro, Brenda Kaminsky, my friend, Bea R. Expectator, Tessa Vargas, my friend, Stella Marie Sinyeres, Isay, Dayang Pides Delgado Yoshikawa, Virginia Lintag,
Floro Pentecoste, Vincent Kiat, Vincent Kiat Pukong, Mercy Lim Blag, Giselle Wagan, Lau Mamito, Trunk DBZ, Kenny Bada, Ang Mandirigma, Dokrap, Iloko Pinoy, my friend, Jenny Bakani, Laila Collins, ang dami, puro shoutout to. Oh. Ikokonti lang naman yung vlog natin, yun lang. Kimilo TV, Nak, ito yung mga taga Japan, eh ano to eh, BBM sila ito mga to eh. Christine K. Manuel Coma, Pits Romingan, ay ako, grabe ho yung salubong kila Lenny Robredo sa Iloilo, meron pang fireworks. Hi to all the viewers there. So I'm already here in front wing of the venue. Nasa dimensyo manapit na kita sa stage para later mag-o si Vice President Lenny Robredo, medyo makita nyo siya closer live dari sa banwa sa mahas. Parang nanalo na eh, no? Parang victory parade na gabi na ho yan, ang kapal pa ng tao. I am already here in the front of our stage. And we welcome our Vice President in our town, Maasin, together with
equality and fairness, let's give them a big round of applause, ladies and gentlemen. Of course, and our mayor, our own, all their officials, our vice mayor, Dr. Vicente Almacete, our SC members, all of them are... Grabe ho, no? Parang panalo na eh. Paano naman din matataranta yung oposisyon? Ay, oposisyon. Administration pa. Administration candidate. Eh, oh. Hindi ho ano to, ah. Hindi ho to alam ni Aling Leni na ganyan ho magiging pagsalubong sa kanya. Ang mga sumasalubong, pag pinuntahan noon niya, sabi nga ni Aling Leni, hindi ganito ang nangyayari nung unang taunat pangalawang takbo ko. Kasi nung ano, ako nakikipag-coordinate sa mga coordinator para sa pupuntahan namin lugar. Ngayon hindi. Sila mismo ang naggumagawa ng coordination do sa kanyang pupuntahan. Tsaka grabe ho talaga sa lubong. Sariling inisyatibo ho. Wala hong ano. Hindi ho kagaya nung ano dito. Babalita, 1,000, tapos libre gasolina, mga ganun. Wala akong ganun si Leni, wala nga ako to pere. Oh. Kaya people power na, sabi ko nga, di ba? Pa ganyan, para pa grabe ng pagrabe. Oo. Oh. Gaya sabi ko, yung people power one ho na yan, oh. Isang araw lang tapos ang rehiming Marcos. People power to, ganun din. Kiera, o, oh, isang araw lang. Pero yun nga, malaking partisipasyon ni Cardinal Sin at that moment, mga kaparean, mga madre lahat. Kung wala ho yung mga yun, hindi ho magtatagumpay yung people power na yun. Yung Cardinal Sin ho ang mabigat dun, eh, ng manawagan. Ito iba. Itong people power na to iba. Si Aling Leni ang pumupunta dyan sa mga diocese na yan. At nakita nyo naman kung paano siya tanggapin ng mga kaparean. Mabait nga ho kasing tao eh. Tsaka ho sa ano ha, yun yung mga pinag-aralan nilang mag-iina ng mga eskwelahan eh, puro mga ho parang Catholic schools, mga ganun. Mga Santa Isabel, mga ganun. At yun nga, sabi niya, di ba? Tagal siya nagturo, 10 taon, bilang ano ng college, o, college, o. Kaya ho, sa mga nagsasabi, bobo itong babae, yung Aling Leni, hindi ho bobo. Hindi ka magiging professor na nakapagturo ng bobo. Hindi. O, economics, o, graduate, tapos nag-lawyer pa, o. Hindi ho yan tanga. Oo. Huwag nga kayo. Tsaka hindi ho siya corrupt. Yun ho maganda. Wala ho siyang dynasty. Wala. Wala siyang issue na hindi siya nakabayad ng estate tax, ng ITR. Wala hong mga ganun. Wala hong ganun siya. Malinis nga ho. Hindi ho man luloko. Baka nga ito na ang ano. Baka siya na ho ang pag-asa ng bansang Pilipinas upang makaahon. Eh, nung kabila, anong babangon tayo? yung slogan ng ano, Marcos at saka yung Sara, babangon tayo, babangon. But para niyo nang inamin at dumapa talaga itong ano, itong administrasyon ni Duterte, dapa. Kaya kailangan babangon. Talaga kayo. Para nyo nang inamin na dumapa eh. Ang Pilipinas. Dito sa administrasyon Duterte. Ito to naman ang dulagan. Hindi lang basta dapa. Subasub eh. Ayon nga. Si Attorney Enzo Recto. Lahat ng inutang magmula nung panahon ni Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Pilipinas, sabi niya. Hanggang sa panahon ni Pinoy, mahigit 6 na trilyon. Gaano katagal ho yung ano? Daang taon yata eh. Oo, magmula nung panahon ni Emilio Aguinaldo.
hanggang sa kay Pinoy. Oh, pinakamalaki kay Makoy. Lumaki ng lumaki nung si Makoy dahil 20 taon nga si Makoy, di ba? Oh. Pero kay Duterte, ah, wala pang 6 na taon. Mag-a-6 na taon yata sa Mayo pa eh. Oh. Pero yung nautang mula nung unang presidente ng Pilipinas hanggang kay Pinoy, nautang ni Duterte. Oh. Mahigit 6 na trilyon. Eh, 13 trilyon na huutang ng Pilipinas eh. Oh, dokumentado ho yan ha. Hindi ho yan fake news. Oh, nanggaling po yan kay Attorney Enzo Recto. Law professor din ho. Hindi ho, ano yan. Hindi ho gawa-gawa, ah. Ah. Ingaw, mag-isip. Wag ho kayong ano. Hindi ho masama maging panatiko. Pero kung mali naman na, tawag na. Lalo yung mga, hanggang sa mga oras na to, naniniwala pa dyan kay appointed son na, ewan ko sino nag-appoint sa bugok na yan, si Kibaliw. Na yun nga, ang kaluluwa daw ng tao bago makaakit sa langit, ipipirma muna yung gago. Ang tatanga nyo naman, ano ba naman kayo? Oo. Tanga na nga yung tawag ko sa mga naniniwala kay Norman Mangusin eh, na siya si Epelim eh. Mas tanga pa kayo naniniwala dyan kay Kibuloy. Ba kayo? Harap kayo sa lamin. Oh. Baka mahiya kayo pag nakita niyo pagmumukha niyo. May salamin ba kayo? Mukha kayong tanga. Naniniwala kayo sa mga ganyan. Ah. Ay nako Lord. Yan no? Mga salita nung si ano, Kibaliw. Hmm? Habang pinipersecute daw siya eh, nagagalit daw yung nag-appoint sa kanya. Baliw, di ba? Sayang, ang daming ano, sayang yung oras ninyo, kayong mga naniwala dyan kay Kibaliw. Oh, ilang beses ba kayo sumasamba? Magdadabit pa kayo ng puti. Talagang titang puti lahat ang puti. Yun nga oh, yung mga ano, baka meron pa sa inyo yung mga ibang namaltrato niyan, eh lumabas na kayo. Tapos na ho yan. Swerte siya kung lulusot siya. Dahil ayon nga sa mga nagko-comment, hindi ho parehas ang batas sa Pilipinas at sa batas sa Amerika. FBI ho yan eh. Ang umano sa kanya eh. Ni-raid yung kanyang mga kasa, mga simbahan niya dun eh. Oh. Pinasok eh. Yan ho lahat ang haharapin niya. Yan si Kibaliw. Eh, yun nga ah. Nananakot pa. Stop dapat ho. Mag-stop na yung mga nagpe-persecute sa kanya. Mga ano sa kanya. Mga nagpaparatang sa kanya. Sabi ko na. Sa korte ka magpaliwanag, Kibaliw. Hindi dito sa ganito. Tamantaki mo. Sa gatherings nyo, yan ang ingangak-ngak mo kundi kasi raulo. Oh, umpisa pa lang daw yung mga COVID-COVID na yan. Hanggang di raw siya hinihintuan, eh, para, mas malala pa raw dyan ang darating na mga kalamidad sa sa mundo, ah, hindi Pilipinas, mundo. Okay, di kong padadala ko lang kay Xi Jinping. Eh. Oh, doon. Pag napahinto mo yung ano ni Xi Jinping, baka pwede ka na sambahin. Dahil napahinto mo si Xi Jinping. Dahil sa... Sabihin mo kay Xi Jinping na ikaw ang appointed son. Minto kayo at nagagalit ang Almighty. O, ganun. O, pag naniwala si Xi Jinping, eh, di po tayo na putok, ah. Pag napahinto mo si Xi Jinping doon sa West Philippine Sea, di ganda. O, malay natin na paniwala ka ni Xi Jinping. Eh, ta. Dami mong natang eh. Oh, naniwala sa iyo eh. Na ikaw nga appointed son. Oh. Gaya ng sinasabi mo. Pag hindi ka hinintuan, eh marami pang darating. Umpisa pa lang 'yan.
yung mga yung bagong virus na dumating, o may sinasabi ka pa na maagnas ang mga katawan ng tao, sugat, mga kung ano-ano. Dahil sa nagagalit ang nag-appoint sa'yo, sabi mo nga, di ba? Oh. Punta mo si Jinping Gibbs, at yun. Pag di kayo huminto dyan, may darating na kalamidad sa inyo, gagalit na yung nag-appoint sa akin. Ganun, Gibbs, hindi ko sasaka, dakdaka ng dakdak. Bilang spiritual advisor of the Digong, meron ka namang replano, meron ka namang helicopter, o di punta ka na doon, o. Kay Xi Jinping, o. At sabi mo kay Xi Jinping na, yun nga, pwede ba? Ayon sa propesya, huminto na kayo dyan at nagagalit yung nag-appoint sa akin. Magkakaroon kayo ng virus dito. Papadala ng unseen na virus at kayo mauubos dito. Yun ang sabihin niya dun sa kay Xi Jinping. Puta, palakpakan ng Pilipinas pag napalayas na Xi Jinping. Hindi yung si Pacquiao ang tinitira mo, bugok. Hindi yung mga ang tinitira mo, yung makakalabang kay Duterte, gago ka talaga eh. Yan ang puntaan mo kay Buloy. Para hindi naman masayang yung mga binigay sa'yo, sinasabi mo nang nag-appoint sa'yo. Dahil, abi mo nga, kaya mo nabili lahat yan, dahil nga ikaw appointed san. Gumalaw ka ng tama, hindi yung mga 12 anyos ang binabanatan mo eh. Kaso ka. Pero yun nga, baka maabsuelto ka o patigilin mo si Jinping doon. Bagay, hindi pa naman ikaw guilty, di ba? Malay mo, ha? Sino ba talaga nag-appoint sa'yo? Dapat nga, sabi nga, dagdag pa yung kasong blasphemy sa'yo eh. Sobra, ano mo talaga sa utak, ano? Ay, naku, kibuloy. Yung mga comments dito, doon sa mga ano, mga binablog ko tungkol sa iyo, wala ang pumuri sa iyo eh. Tsaka yung mga vlog dito ng mga SMMI na ikaw ang nagsasalita, pinasa ko rin yung mga comments doon. Wala rin eh. Sayo na yung SMMI, ah. Galit talaga sa iyo tao, Kibs. Wala nang ano sa iyo, wala na. Karma na yan, Kibs. Bakala mo. Karma ka ng karma. Yan ang karma mo ngayon. Sa kagaguhan mo. Ha? Appointed son, ha? Ay, magandang gabi, ho. Ganito na lang. Maraming salamat doon sa mga dumadagdag na subscriber, no? Jau, Pascual. Joe Flores. Jose Tanco, my friend. Nasir. Shout out. Magandang gabi po. God bless. Mula to natin ang mata natin itong parating na eleksyon, no? Wala ho kaming makita talagang ano. Wala ho ako, maski yung mga sila Percy Lapid, Walde Carbonell, Enzo Recto, marami pa na talaga namang Lenny Robredo lang ang nakikita nilang pag-asa. Ito naman si Digong sa lahat naman ng kandidato. Mata ko, pagkasinador naman to, walang sinisilip kung hindi manira na lang eh. Manira na manira. Mang-away ng mang-away. Tinitignan ko eh. Iwain niya sila Gordon. Sirain niya si Bongbong. Kung ano-ano sinasabi. Ano ba yan? Ganito lang po. God bless.